Hello guys! Good day! Ito po ulit ako. Dito po sa aking cooking channel. Of course, Simpleng Lutong Bahay. Today, ang gagawin po natin yung aking banana cake with roasted cashew nuts. Ito po yung nuts, cashew, kasoy. So, ang mga sangkap po niyan, syempre, banana cake, meron po tayong saging. Kung makikita nyo po, yung saging, hinog na po. Kasi mas advisable po talaga na mas magandang gamitin ang hinog na saging para lasang-lasa yung saging sa banana cake na gagawin natin. So, yan po ang unang sangkap. Tapos, meron po tayong, syempre, hindi mawala ang all-purpose flour, dalawang egg, brown sugar, at siyempre, may vanilla essence, and may oil, kahit anong oil, pero ang gamit ko, canola oil. Siyempre, may baking soda, baking powder, at salt, at gagamit tayo ng evaporada. Tapos po, ito nga po, nalagay natin yung pinaka-toppings natin, yung cashew nuts. Yan lang po ang mga sangkap. Simpleng-simple lang po ang banana cake gawin. Ngayon, dito mo natin siya ilalagay. At gagamit po tayo ng steamer. Hindi po oven. Sa steamer po natin gagawin yan. Lulutuin. Dito natin nahaluin yan. Ngayon, ang first step po, yung saging, kailangan po imamash po natin yan. Kasi mas importante ito ang uunahin bago yung iba. Okay? Pakita ko sa inyo pag hinalo-halo ko na. Heto, at ang first step po talaga itong saging, imamash po natin. So, pakita ko sa inyo. So, balatan po natin. Yan, maganda yung ganyan na pagkahinog. Mas lalong masarap. So, siguraduhin wala po yung ganito. So, ito po. Yan, nabalta na. Ang gagawin lang po natin, imamash lang natin ng ganyan. Dudurugin lang natin ng ganyan. And then, pag nadurog, pakita ko sa inyo mamaya. Okay? Ito muna ang una natin gagawin. Ito na po ang aking saging. Ganyan lang po. Tama lang yung pagkaganyan. Huwag naman masyadong durog. Kasi mas masarap sa banana cake yung pong habang kinakain yun, na nakakain yun yung medyo buong-buong ganyan. So, tama na po yung ganyan. Tapos, iseset aside muna po natin to. Ang susunod na step po, gagawa na tayo ng wet ingredients. Ipagsasama-sama natin yung dry and wet ingredients. Balik tayo mamaya. Ito po, gagawa na tayo ng wet ingredients nitong ating banana cake. So, uunahin natin po yung 3 cup of oil. So, sinukat ko po na yan sa 3 port. Yan ang una natin ilalagay. Na oil, and then 1.5 of brown sugar, 1.5 cups of brown sugar, so 1 cup po yan. Ito po yung 1/2 cup sugar. So, and then, gagawin natin, hahaluin natin po siya. Tapos po, pag nahalo na yan, ilalagay na natin yung 2 large eggs. Pero, 1 at a time lang po, ha? Isang itlog muna po. And then, yung pangalawang itlog. Haluin po natin yan. Okay.
And then, ito na po yung ating banana na namash ko kanina. So, ilalagay na natin yan. Hihahalo na natin yan. And then, maglalagay ulit tayo. Ang susunod nating step, lalagyan natin siya ng 3/4 cup ebap. Ang sukat din po niyan, 3/4 na ebap. Evaporated milk po yan. Kahit anong klaseng ebap po. Ako ang gamit ko, Alaska po. So, haluin natin. And then, ang pinaka-last po, lalagyan natin siya ng vanilla essence. Ito po, ang sukat nito, 1 teaspoon lang po. So, ganyan lang po karami. 1 teaspoon po. Okay? Okay, yan na po. So, hahaluin ko muna to. Mamaya, pagkatapos ko itong mahalo, ilagay na natin yung dry ingredients. So, ito na po. Tapos ko na pong haluin yung wet ingredients natin. Ngayon, punta naman tayo sa dry ingredients. So, ibubuhos na natin dito. Ngayon, ang sasala, 2 cups of all-purpose flour po ito. 2 cups po yan. So, bali po, ibubuhos na natin dito. Pero, kailangan salain muna natin. Kasi, hindi naman may iwasan na may bubuo yan dyan. So, ang buo. Okay. Tapos, pagkatapos po niyan, lalagyan natin siya ng 2 teaspoon po ng baking powder. So, 2 po yan. And then, after noon, maglalagay po tayo ng baking soda. 1 teaspoon lang po ito ng baking soda. So, ito po. And then, sa salt naman, maglalagay lang po tayo ng 1/2 teaspoon iodized salt. So, 1/2 teaspoon lang po sa iodized. So, yan po. Gagawin po natin. Kompleto na po. Pinagsama na natin yung wet and dry ingredients. Ating po itong haluin muna. And then, mamaya, ilalagay na po natin siya. Lulutuin na natin ito sa steamer. Haluin ko muna po itong mabuti. Pakita ko sa inyo kung saan natin. Kung paano natin lulutuin to. So, ito po. Ating halong-halo na po ang ating banana cake. Nahalo ko na pong mabuti yan. Tapos po, meron po tayo dito natin po siya ilalagay bago natin steam. Pero, bago yan, papahiran muna natin siya ng oil para hindi po. Okay, yan po. Tapos po, sasali na natin dito. Pero hindi natin po siya pupunuin kasi po aalsa yan. Po, yung iba ilalagay natin sa siguro sa liyanera na lang po. Ngayon po, sinasabi ko sa inyo, ang pinaka-toppings po natin ay ang ating cashew nuts. So, lalagay natin po siya sa ibabaw ng
na po. Bali po, magpapakulo ako sa steamer ng tubig. Pag po kumulo na yon, iluluto na natin po siya. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito po, kumukulo na ang ating steamer. So, pwede na natin ilagay. So, hinaan po natin yung apoy. So, ilalagay na natin po siya. Medyo sa liit ng aking steamer. Kaya medyo hindi. Ganyan lang po. Okay. Okay. So, ating pong tatakpan. Natin siya ng 30 minutes po. So, orasan po natin yan ng 30 minutes. Ito na po, luto na ang ating banana cake with roasted cashew nut. So, buksan po natin. Ayan po. So, ating papatayin na po. Palalamigin muna natin, kukunin natin siya. Heto po, kinuha ko na po sa steamer. Pinalamig ko muna. Heto po ang ating banana cake with roasted cashew nut. Masarap po yan. Pwede po itong pang merienda. Pwede pong pang negosyo. Maraming salamat po ulit sa panood ng aking video. Sa susunod po, abangan nyo po ulit kung ano po yung ulit na gagawin ko po na dessert. Maraming salamat po ulit. God bless. Huwag po niyong kalimutang mag-subscribe. Bye! See you next time!